Ika-25 kabanata, mga sumunod pang lahi ni Abraham. Bukod kay Sarah, naging asawa rin ni Abraham si Ketura. Ang mga anak niya rito ay sina Simram, Yoksan, Medan, Madian, Isbak at Suwa. Si Yoksan ang ama ni Naseba at Dedan. Kay Dedan nagmula ang mga Asurim, Letusim at Leumim. Ang mga anak naman ni Madian ay sina Epha, Efer, Enoch, Abida at Eldaa. Lahat sila'y buhat kay Ketura. Kay Isaak pinamanan ni Abraham ang lahat niyang ari-arian. Ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para malayo kay Isaak. Namatay si Abraham. Si Abraham ay nabuhay ng 175 taon. Matandang-matanda na siya nang mamatay. Inilibing siya ni Isaak at Ismael sa yungib ng Makpela sa silangan ng Mamre, sa parang na dating kay Ephron, anak ni Sohar na Heteo. Ang parang na ito ang binili ni Abraham sa mga Heteo at dito sila nalibing ni Sarah. Pagkamatay ni Abraham, patuloy na pinagpalang ng Diyos si Isaak. Doon siya tumira sa Be'er Lahairoi. Ang lahi ni Ismael. Ito naman ang lahi ni Ismael, anak ni Abraham kay Agar, ang Ehipsyang alipin ni Sarah. Si Nebaiot ang panganay, sumunod si Nakedar, Adeel at Mibsam. Sumunod pa si Namisma, Duma at Masa. Pagkatapos ay si Hadad, Tema, Hetur, Nafis at Sedema. Ito ang 12 anak ni Ismael. Bawat isa'y naging pinuno ng kanyang lipi at bawat lipi na nirahan sa kanya-kanyang lupain. Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon at siya'y inilibing. Ang lahi ni Ismael ay doon tumira sa lupain sa pagitan ng Havila at Shur, sa daang patungo sa Assyria sa silangan ng Ehipto. Nakabukod sila sa ibang lipi ni Abraham. Ipinanganak sina Esau at Jacob. Ito naman ang kasaysayan ni Isaak, ang anak ni Abraham. 40 taon na si Isaak nang mapangasawa niya si Rebeka, anak na dalaga ni Betuel, isang Arameyong taga Mesopotamia. Si Rebeka ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebeka, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaak. Nininig naman siya at si Rebeka ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasa tiyan pa'y nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't nasabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang kalagayan, bakit pa ako mabubuhay? At siya'y nanalangin. Ganito ang tugon ni Yahweh, 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan. Larawan ang 2 bansa na magiging magkalaban. Mas malakas iyong bata, kaya naman balang araw, ang matanda ang alipin itong bunsong iluluwal. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mumula-mula ang kutis ng una at mabalahibo ang katawan, kaya't Isaw ang pinangalan dito. Nang lumabas ang pangalawa, nakahawak ito sa sakong ng kanyang kambal, kaya Jacob naman ang itinawag sa kanya. 60 taon si Isaak noon. Ipinagbili ni Esau ang kanyang karapatan. Lumaking malulusog ang mga bata. Naging mahusay na mangangaso si Esau. At sa kaparangan na halos tumitira. Si Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaak kay Esau. Palibhasa'y kinawiwilihan niyang kanin ang mga nahuhuli nito sa pangangaso. Samantalang si Jacob naman ang mahal ni Rebeka. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng pulang buto ng sitaw. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na ako. Bigyan mo ako ng mapulang niluluto mo. Sumagot si Jacob, oo, iyon ang lahat ito kung ibibigay mo sa akin ang karapatan ng pagiging panganay. Payag na ako, wika ni Esau.
anhin ko pa ang pagkapanganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumampa ka muna. Sumampa nga si Esau at ibinigay kay Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumain uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan sa pagkapanganay.